It's a rare one. Yes, sir. Welcome po ulit sa ating The Rare One channel. So, this time, tuturo ko naman po sa inyo paano ako gumawa ng ating DIY incubator para sa exact ng ating tarantula. So, ngayon po, naglatag na po ako rito ng mga kailangan nating gamit. Pin-repair ko na sila. Una, itong ating isang malaking plastic bin. Tapos, meron tayo ditong cutter blade, gunting, at isa pang microwavable container. Mas maganda kung bago para sure tayo mas malinis siya. And then, yung ating pantyhose o stockings. Meron din tayo ditong tissue or table napkins. At yung ating tubig para pang mist natin. So, start na natin to. Paano pag gawa ng ating incubator? Una, set aside muna natin isang malaki para mas makakilos tayo ng mayos. And then meron ako ditong isang cardboard para sa table natin. Kunin lang natin yung takip ng ating microwavable container. And then kakat lang natin tong pinakagitna niya. Kailangan matira natin tong gilid niya na may pang-lock dun sa pinaka-container niya. So, gamit lang muna tayo ng cutter pliers at ng cutter blade. Ingat lang po rito at matalas baka mahiya tayo. So, kailangan safety first muna. Habang nagkakat tayo, shoutout ko pala muna yung mga tropa natin dyan, yung mga idol natin. Sila Garby Exotics, si Cusco Pelma, and then si Cap sa Southside Exotics. Tapos yung ating kaibigan dyan sa Los Baños, si Mac Paner. Tanggalin lang natin ito. Mukhang medyo maayos na agad. Yung gunting natin, pang finishing lang natin. Kung hindi maganda yung pagkakakat. So, okay na yung ating pantakip sa ating microwavable. Ito, set aside din natin yan. Try lang natin kung magpipit siya. Okay. Na-prepare naman natin yung ating pantyhose o stockings. Mas maganda rin dito kung bago. Pero kung wala naman tayo bago, kung meron naman luma dyan, basta malinis lang. Kasi sa incubation natin, kailangan talaga malinis, walang mga nakahalong po nung baka merong parasite dyan na pwede maka-apekto sa ating exact. So, kita nyo, kunin ko lang yung medyo mas manipis na part. Tuloy natin siya rito. Bali, maliit na part lang kailangan natin dito. Yung gawa, nagawa ko rito, discarte ko rito para medyo mas madali siya. Parang sinusuot ko lang siya sa ating container. Pero bago yan, lalagyan muna natin siya ng tissue o table napkin sa loob.
basahin na natin siya ng konti. Huwag naman basang-basa kagad. Para lang may fit natin siya. Mga darito, medyo makapal din yung lagyan natin tissue para mas marami siya ma-absorb na tubig. Hindi kagad ma-dry yung ating incubator. Basahin lang natin konti pa. Sa tingin medyo okay na, pasok na natin yung ating microwavable container sa stockings. Hinihinay lang. Kita nyo, dapat makover maybe ng stockings yung ibabaw. Tapos saka natin papatong, ilalak na natin yung ating stockings gamit yung pinakatakip ng microwavable container. Make sure nyo na tick na lahat sya, nakalak na talaga. Then pag okay sya, pwede natin gupitin tong excess na stockings. So, kita nyo siya. Ngayon, kailangan din natin gupitin itong mga nasa gilid sa ilalim. Ibali, ang titira lang natin itong nasa ibabaw niya. Kasi dito sa ibabaw, dyan natin lalatag yung ating mga eggs o eggs with legs na laman ng ating egg sac. Ito, gupitin na natin ito. So, ready na yung first container natin. Bali ito, hindi ko pala napakita sa inyo kanina. Nilagyan ko na siya ng butas dito sa isang side niya. So, para saan ito? Bali, katulad kanina, hindi pa natin binasaan ng gusto yung ating tissue para mas maikilos natin maayos pag lalagay ng ating stockings, hindi mabasa yung stockings. Dito sa butas na ito, dito natin lalagyan ng tubig. Pati kung makikita nyo yung incubator natin pagka naka-set na yung mga eggs niya at para nadadry na yung ilalim niya, madali tayo makapaglagay ng tubig pa ulit dito, additional water para sa moisture niya, para hindi madry yung loob niya. Kasi kung hindi natin siya lalagyan ng butas, mahirapan tayo iangat pa natin itong ating takip. Eh, yung stockings, mahirapan tayo set ulit dyan. Kaya, mas magandang diskarte na lang yung lagyan natin ng butas dito sa isang gilid lang para doon natin lalagyan ng tubig. Madali naman niya, kumbaga, spray mo na lang, o. Pasiritin lang natin yung tubig natin dyan. So, safety yung eggs natin sa babaw. So, after nito, ready naman natin yung ating malaking container. Itong malaking container natin, yung takip niya, binutasan ko na rin siya. Ito, nilagyan ko siya ng 4 na butas. Di bali, 6 ang butas niya, gawa na meron din siyang butas dito, yung pinakalagayan ng kanyang handle. Tinanggal ko na yung handle. So, 6 na butas yung takip ng ating sa malaking bin. Lalagyan daw din natin siya ng tissue or table napkin sa loob. Ito, medyo marami talaga kailangan ito. Teka. Ito tayo medyo mas makapal. Kung
medyo pantay lang natin sila. Kung tingin nyo okay na yung kapal niya, try natin yan. Spray natin ng tubig. Lapat lang natin sila. Lagyan pa natin ang tubig pa. Tansyay nyo lang yung tubig niya na medyo damp siya ng konti, pero hindi naman kailangan na baha talaga siya. Para yung pinakatubig niya medyo mas mabilis din mag-evaporate. Yung evaporation ng tubig dito sa loob ng tissue natin o ng bin natin, nagsisilbing moisture na kailangan ng eggs natin o ng eggs with legs na naka-incubate. So okay na yung kapal na to. Pagka ready na siya, papasok lang natin dito yung ating microwavable container sa loob. And then takpal lang natin. And then okay na yan, hayaan nyo lang siya. Tapos explain din naman natin yung setup din natin ng incubation. So dito sa ating incubator, pinakakailangan talaga natin is yung humidity para sa development ng ating eggs. So saan nga ba ito nakukuha? Syempre sa tubig. Kaya nga tayo naglagay ng basang tissue rito sa ating outer container, tapos naglagay din tayo sa ating inner container para pag-set natin ng ating eggs dito sa ating stockings, para lang siyang nakahamok. Tapos yung cycle ng humid na ma-observe niya, pantay lang dun sa baba at saka sa taas. So maganda yung cycle ng ating humidity, mas maganda rin yung development ng ating eggs. Tapos para naman sa humidity ng ating buong bin, paano natin masasabi kung tama ba yung humidity? Usually pagka sobrang ating humidity, itong takip natin dito nagmo-moist to. So means sobra yung ating humidity, ang kailangan lang natin gawin dyan, dagdag lang tayo ng ventilation para mas makasingaw yung excess natin na humid. Mas lalo ngayon pagka summer, mas mainit, mas mataas ang ating humid. Pagka malamig naman ang panahon, bagsak yung ating humidity, pwede tayo magtakip o magbawas ng ating vent holes para mas makompress natin yung humidity sa loob ng ating container. So usually 80 to 90% ang ginagamit ko na humidity sa loob ng ating container pagka chine-check ko siya sa thermohygrometer. Mas maganda kung meron tayo nito para mas ma-check na rin na maayos. Tapos bantay lang tayo, kung aabot tayo ng 90, baka mag-moist na yung ating takip. So dagdag lang tayo ng ventilation. So good luck sa mga future breeder. Hanggang dito na muna tayo. Thank you guys. See you next video.